guys! Welcome back to my channel. Gagawin ko ngayon yung part 3 ng Ask Shara. So, sasagot na lang tayo ng mga tanong ng mga ating mga kaibigan. Wow! Nauna talaga siya sa Twitter, yung Ask Shara. Una ko siyang tinweet. First question sa Curious Cat, sabi, ano pong maipapayo nyo sa mga students na unti-unti nang namamatay ang passion? I will not address this just to the students. I-address ko to para sa lahat. Para meron akong quotation na natatandaan, pero I'm not sure if this is the exact quotation. Death of passion is a suicide. Tulad nga nung sa mga bagay na ginagawa natin, we are doing it because of the responsibility. Because it is the task assigned to us. Pero yung passion, yun yung bagay na gusto mo talagang gawin eh. Sometimes, there are things that are holding us back lang dahil nga sa mga bagay sa paligid. Pero kung tayo lang yung namumuhay mag-isa, yun yung gusto natin gawin. So, parang pag nawala yung passion mo, para mawawala yung pagkakakilala mo sa sarili mo. Okay? So, exercise what you want to do. Lagi mo siyang gawin. Kung may makakita man or wala, kung gusto mong i-compile lang siya, okay lang. Kung ikaw lang, kung confident kang i-post, i-post mo. Kung feel mong sa'yo lang, sa'yo lang. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw lang yung nakakakita, nawala ni pagiging passionate mo. Pero yung continuous work na ginagawa mo for the betterment of that thing that you want to do, yun yung dapat mong i-keep. Okay? So, question number 2. May jowa ka po ba ngayon? Wala. Wala namang why eh. So, let's proceed to the next one. Sino po ang recent jowa mo? I just give the initials. It's Deni. D-E-N-I. Yun. Next. Thoughts on toxic influencers. I guess I'm not in the position to tell who's toxic or not. Pero ito lang yung ilan sa mga feel ko na toxic. Hindi ko sila fina-follow, pero I've seen posts of people online. Nag-jowa sila, tapos okay lang kay guy na i-treat na parang stripper yung girlfriend niya para lang sa pranks, or willing to do it all ka na just for the sake of the satisfaction of your viewers. Or hindi nga eh, for clout. Wala, sayang, balang araw kasi makikita nyo yan, babalikan nyo yan, tas mahirap na may pagsisiyan. Nag-viral recently yung kay Zainab, wrong pronunciation niya, tapos yung sa light. You guys are influencers, mataas yung reach nyo, so mag-research-research kayo. Nalulungkot lang ako kasi may mga friends naman sila eh, parang yung mga tunay na kaibigan, please, pag nakita nyo may mali dun sa pinost or sa ginawa ng friends ninyo, okay lang naman na i-correct sila eh, kasi kaibigan kayo eh. Diba? Kaysa naman, pagpiyastahan na sila online, tas mali-mali pala yung sinasabi nila. Diba? Para saan pa yung friendship? Question number 3 sa Curious Cat. Tumasik ka pa. Tumasik yung laway ko. What can you say about those emotionally manipulative people? Huwag mong pagsamantalahan yung kabaitan ng tao. Kung may kakulangan sa'yo, hanapin mo at i-resolve mo yan mag-isa. Huwag kang manggamit. Yun lang. Tsaka walang excuse sa ganun eh, para sa akin. So, Marie Basco, salamat sa pangungumusta. Second to the last, mula sa Curious Cat. Thoughts about Mama Risa and Sir Nico. Mama Risa, siya yung BFF ko talaga sa faculty. Hindi kami close nung una, parang nag-start lang yun, yung nag-umpisa siyang magpagupit sa amin. Si Sir Nico naman, walang tao sa faculty ang hindi natutuwa sa kanya. Eh, yung pakiramdam ko ah, parang lahat kami natutuwa sa kanya. Kasi nakakatawa yung personality niya. Okay, pero both of them are really great teachers. Magagaling sila magturo. Last question from Curious Cat. Top 10 makeup local brands. Top 10 makeup local brands. Feeling ko hindi umabot, pero I listed down everything na nagamit ko. Siyempre, una-una, Everbelena. Next, Careline. Detail. BYS. Sunny's Face. Sparkle Cosmetics. Beauty Bakery Mist. Ayun. Ang sarap sa mukha. Okay. Queen K Cosmetics. Ayun, yung isa. Maganda yung mga lip tints nila. Lasting siya.
Sabi ni Mikay De Leon, ano pong gamit mong skincare? Ang gamit ko pong skincare ay Beauty Derm. Yung nag-introduce sa akin to, sobrang thank you kay Faye Balmes. Hindi to sponsored, sinasabi ko sa inyo kung gusto nyong maging sulit yung gagastusin ninyo para sa mukha ninyo, gumamit ng Beauty Derm. Dito siya, may instructions din siya kung paano siya gamitin. So, Beauty Derm po ang gamit ko. Mikay, Beauty Derm, bumili ka ng Beauty Derm. Nakaka-star siya. Yan, ito, question from Drix Gertsitorena. Bakit sinasabi ng mga tao, galit ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw, eh pwede naman silang maging magkakampi? Drix, let's put it this way. Let's say for example, sa isang relationship, tapos may third party, ayaw mo nang may kahati eh. Kaya galit ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw. Kasi they have the same interest and same motive. Iisa kayo ng gusto, kaya hindi kayo pwede magkampihan. Ganun lang yun. Okay. Question from Coco. Nico de la Cruz. Ano ang pinaka-importanteng na-realize mo during ECQ? Anything under the sun? Sobrang swerte ko sa family ko. Yun yung number one. Sobrang swerte ko rin sa mga friends ko na supportive. Ngayong ECQ ko na feel na sobrang daming nagmamahal sa akin. Yun, so, na-appreciate ko tong period na to, sa totoo lang. Ang daming hindi nakalimot. Ngayong ECQ ko na-realize na ang sobrang dami ko pang gustong gawin. Bigla akong naging uhaw sa mga bagay-bagay. So, alam ko nagbibiro lang dito si Ma'am Rio Florido, pero basahin ko na rin. Paano maging kasing ganda mo? Shoutout na lang po sa inyo, Ma'am Rio Florido. Isa sa mga tinuturing kong nanay-nanay sa JSMG. Sabi ni Alian Valenzuela, bakit mas matapang pa yung kabit kaysa sa mismong jowa? Eto. Base sa mga napanood ko, narinig, nabasa, na-witness, mas matapang yung kabit kaysa sa mismong jowa dahil pinaniwala sila na sila yung gusto. Syempre para hindi kumalas yung kabit. Other woman nga sila. Ifi-feed siya ng information na ikaw lang, ihiwalayan ko yung asawa ko, ihiwalayan ko yung girlfriend ko, ikaw ang mahal ko, hindi ko na siya gusto. So somehow, siguro may nabibuild sa kanila na courage. Ayan, natapang sila kasi akala nila sila yung mahal. Depende rin eh. Meron kasing mga taong kabit yung pinipili. Kaya nagmamatapang lalo yung mga kabit. Ito questions from Messenger naman. Paano bang magmahal? Palagi bang nasasaktan? Paano bang magmahal? Sorry. Yan. Alam mo, joke lang yun dyan. Hindi. Hindi palagi nasasaktan. Mali lang kayo ng natapatan. Yan. Questions from Instagram. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Then why? Sabi ni Ate Mandy. Hindi po. Ate Linya ngayon nila sa Sabarano. Tingnan mo naman ang itsura. Ibig sabihin, maaaring walang mali dun sa tao, pero pinagpapalit sila. Ano yun? Hindi ka pangit, hindi ka kapalit-palit. Na taon lang talaga na yung mga desisyon ng ibang tao ay hindi naaayon sa kagustuhan mo. Yun lang yun. Not a question. Stay pretty like me. Collab soon, please. Miss you, stay safe. From Ate Paneng. Ate Paneng, miss din kita. Sana matapos ng ECQ tapos bigyan mo ako ng mga niluluto mo. Yung nagtanong, bakit po ang daming chismosa sa lugar natin? Baka kasi bored sila sa buhay nila tapos wala silang maisip na topic, so ibang tao na lang pinag-uusapan nila. Marami silang time. Habol ko itong mga shoutout na hindi ko na-mention dun sa last kong video. Pogs Francisco, shoutout sa'yo. Christine Santos, Daryl Espinueva, sino pa? Angelica Insorio. Ito si Angelica Insorio. Bagong subscriber siya. Hello. Sana nag-enjoy ka sa mga videos. Angel Etrata.
Shoutout sa'yo. Please do follow Rachel Piliin. Supportahan po natin ang ating mga kaibigan. And happy birthday po kay Kat Mendoza and kay Rafi Bahet. Happy birthday po. Happy birthday. For sure, pag na-upload ko to, hindi nyo na birthday. Pero, pwede nyo na ma-play next year na birthday nyo para sabay. So, that's it for my vlog. Thank you so much for watching. Yung page ko nga pala, paki-follow din. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Bye!